Right, right on, and we are right back. And sabi nga kanina dun sa commercial sa ating program ID, yung mga iba't ibang mga himpilan kung saan nyo kami pwede mapanood. Lalo-lalo na sa Facebook, pwede tayo makipagpuntahan sa amin, gaya ni Juanito Balagtas at si Red. Sino kaya to? Red Wine Cheers. Cheers! Ang aga-aga, cheers! Pero, just to say, kagabi eh, I'd also like to greet our friends from the Embassy of Mexico. They are celebrating their National Day. Today, may replaying dyan sa Intramuros. Kagabi, they had their anniversary celebration. Ang saya-saya. Alam mo, Alan, Rina, yung mga Mexicano, parang Pinoy. Ha? Sa lahat ng mga na-attendan ko laging mga anniversary ng mga or National Day celebration, sa kanila yung una-una si Ambassador, yung pag-greet niya, natapos yung kanyang speech, puro mga, yung mga pabongga, mga, Viva Mexico! Viva Filipinas! Mga ganyan. Tapos kanina later on, tapos ang sarap ng pagkain, madaming tequila, burrito, maraming burrito, maraming tacos, maraming nacho. Tapos, mamaya, ito na yung ano, yung kanilang isang CDA, ano na, tapos yung suot nila, parang barong din, parang kamukha ng barong. Tapos lumapit na yung CDA, si Octavio, Senior Octavio. Thank you very much. Muchas gracias. May mahawak na mic. Nagpakanta na. May singalong. Singalong sa uli. Kaya napakanta ako ng ano, ng Besame Mucho. Yun! Well, congratulations! Congratulations and Viva Mexico, the Mexican National Day. Oh, may guest tayo. Rina, Alan. Yes, we have a voice. Oh, barter eh. Alam mo, meron kasi karina na hindi alam ng marami, ano? Yung paggamit ng ating God-given talent ng voice. Parang artista, pero boses ang ginagamit. Paggawa ng mga voiceover, mga AVP, yes. yung mga commercial mo Rina, yun yung mga nag-voicing dyan, yan sila. At isa sa mga nagtuturo niyan at nagde-develop ng talent na yan sa mga ating mga kababayan, yung kinikilala nga natin, the voice master of the Philippines. Marami na rin siya na latala mga libro tungkol dyan. At welcome to the show ang ating kaibigan, Mr. Pocholo Choi Gonzalez. Hello, great day. Great day, Sir Barbie, Miss Rina, and Sir Alan. Magandang lalaki po kayo at isang magandang babae po kayo. Ay, salamat. It's nice to have you back. The last time nandito si Cholo was way before the pandemic pa. Yes, sir. Thank you for having me again. It's a privilege and an honor po. And also to meet, of course, the great Ramon Jacinto rin during that time. Ayun, tama. Eh, ngayon, ano muna tayo? May distance pa rin tayo, remote pa rin tayo. Okay, Choy, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, lalo na yung hindi pa familiar dyan sa yung art and science of voice acting, tell us about it. Ano ba yung voice acting? Basically, lahat po ng napapanood nyo na hindi nyo nakikita o naririnig na hindi nyo nakikita, ang tawag po dun ay voice over or voice acting. So kami po yung mga hindi nyo nakikita, pero kami yung pinakamahalaga. Imagine niyo ang radio o TV na walang boses. Imagine niyo ang animation o commercial na walang boses. At ang buhay na walang boses. Ito po ay boses. Ito po ay magiging mundo na boring, no? Even ito, kayo po ay considered na mga voice artist na rin dahil ginagamit ninyo ang boses ninyo, pero hindi nyo lang alam na mas magagamit nyo pa ng mas tama kung gagamitan nyo ng voice acting or paano nyo mas gagamitin ng tama yung inyong mga boses. Paano ba yun, voice acting? Yung mga tono-tono, ganyan. Ganito po yan, no? Halimbawa, ang kaibahan po ng voice-over sa voice-acting ay ang voice-over po, ito ba yung mga sa AVP? Yung mga, di ba, yung mga narration na tinatawag namin. Thank you for calling. May mga ganyan ay mga voice-over din. At yung mga newscasting. Yes, it's also voice-over po yun. Halimbawa, meron kayong balita. Yung balita kayo, no? At hindi ka nakikita, that's already voice-over. Ang problema sa mga reporter natin.
Meron po, pero ang problema sa mga reporter, eh, may tunog kasi na masyadong broadcast. Na unlike sa Amerika, pag nag-narrate sila, sobrang ganda ng narration. Dito kasi, wala pa kailan may mga broadcaster. Basta magbasa lang, basta i-deliver lang. Hindi inaaral kung ano yung tamang delivery. Kaya isa ako sa mga nagtuturo, especially ako, nagnanarrate din ako sa iba't ibang mga channel, no? Na mga nananalo ng mga international sa mga international media awards, eh hindi nila nalalaman na ako ang nasa likod noon, no? Sample. Halimbawa, yung isa sa mga lumabas sa isang channel, no? Total di naman to TV sa GMA, no? Yung real-time ang title. Di ba yung mga may dalang pag-asa at masasayang alaala ang anumang simula. Pero habang tumatagal, ang memorya nabubura, kumukulubot ang balat. Yun. Ay, yung mga ganong narration na, kasi ang problema yun, di ba, yung pag ninarrate, binabasa lang nila na walang puso. Dapat kasi, yan yung isa sa mga tinetraining sa broadcasting na wala naman sa broadcasting school o mga courses ng voice acting. Wala siyang ano, kumbaga subject, puro technical. Bakit niya wala? Puro, hindi mo pwede kasi wala pong, ang problema kasi sir, parang singing yan, sino magtuturo? Dapat yung nagtuturo ay mga practitioner. Yun ang sinasabi natin. Ay, hindi pwedeng nag-graduate ka lang ng master's o nag-PhD ka, pero paano ituturo yun, di ba? Especially sa dubbing, sa voice acting. Has to have a skill, no, Sir Choi? Yes, Ma'am Rina. Isa sa pinaka-importante ngayon, lalo na ngayon, nagbabago na. Actually, ito, ngayon ko lang i-broadcast at sasabihin, masakit man tanggapin at isipin, ang English voiceover ay patay na. Hindi mamamatay, patay na. Bakit? Eh kasi po, meron ng AI technology. Yun yung sinasabi natin. Kung hindi ang tao mas magiging magaling sa AI, ang AI ang papatay. Ang mga gumagamit ng AI ang papatay sa mga tulad ninyo na voice over lang ang alam. Pero pag voice acting, hindi po mamamatay. Bakit? Hindi umaarte ang AI, ang technology, walang puso. No, hindi siya kayang umarte, hindi yan umiiyak, hindi yan tumatawa, hindi yan nagagalit. Ang voice over kasi iisa lang ang tunog. Yung mga, thank you for calling, di ba? Okay. Thank you for your interest in Creative Voices Productions, the premier choice for your professional digital audio and voice talent production. I-type mo lang yan, automatic, makokopya ng AI yan. But how do you translate that to voice acting, just like what you just said? Okay, ito, hindi kaya gawin na AI. Thank you for your calling, di ba? Thank you for your interest in Creative Voices Production, the premier choice for... So yan, pag ginawa, hindi niya makokopya yon kasi may acting na. Diba? May emotion. Okay, yung halimbawa. Are you saying hindi kayang gawin ang technology yon? Hindi. Hindi niya magkakopya yon unless talaga merong human intervention. Pero, hindi ko muna squeal kasi medyo komplikado itong pinag-uusapan natin. Pero kami lang sa Creative Voices ang kaya. Konti lang makakalam niyan, tay-tay lang. Tay-tay lang. Basta, ang pinaglalaban po namin dito, Sir Barbie, huwag mong gawing career o huwag mong pagkakitaan lang yung boses mo. Kung hindi gamitin mo to, to promote positive social change. Ang hindi po kayang gawin ng... Hindi kayang gawin ng AI ay mag-motivate. Kasi tayo, mga motivational speaker tayo. Tama. Yung mga napapakinggan natin sa TikTok, yung mga ano lang, alam mo yung walang puso, alam mo yung tinipe lang, alam mo. Ito, pag pinanood mo kami, totoo kami, ito, tao kami. The only human in technology right now is the human voice. So kung walang human voice, mararamdaman mo pa rin na walang emotion eh, di ba? Like ito, paano mo kukunin yung nuances ko na ganito? Alam mong tao ako. At eventually, tatanggapin po ng tao yung mga boses na yan. Pero, yung mga boses namin bilang tao, hindi yan kayang kopyahin. Like ngayon, ang uso po ngayon, mga dubbing. Ang ginagawa namin, lahat po ng mga animated movies at iba't ibang mga YouTube channel ay kami po ang gumagawa, mga
mga graduates ko sa iba't ibang ano na recording studio sa buong Pilipinas. 90% po ng talent dubber ay galing sa akin sa Creative Voices. Ako po ang nag-training at hindi nila pwedeng itanggi yun dahil meron akong resibo ng bawat isa sa kanila. Okay. Mm-hmm. Okay. Oh. So yun po. Kasi ngayon sa panahon po ngayon, if you don't like AI, don't use it. Eh, pag gumamit ka ng cellphone, naka-AI ka na agad eh, di ba? Yun yung pinag-uusapan ngayon sa international community. Ang problema sa Amerika, dahil meron silang asosasyon, kuno, at meron silang union, galit na galit sila sa AI na ayaw nilang gamitin ito. Pero sa totoo lang, makakabuti pa nga ito eh. Dahil maggagawa na sila ng ibang bagay bukod sa paggawa lang ng pagboboses. Kasi nakakalimit kasi yan eh. Ngayon, ang tinuturo ko po sa Certified Voice Artist Program, number one is to promote voice acting as an art. Second, to use your voice to create positive social change. At karamihan po ng aking mga miyembro at mga estudyante ay mga PWD. Alam niyo po ba, Sir Barbie, Sir Alan and Miss Rina, ang kauna-unahang dubber na bulag sa buong mundo ay produkto ng Certified Voice Artist Program na ang pangalan niya ay Monette Mahinay. Ayan. So, pag ginugel nyo, kahit sa YouTube, na-feature na po siya sa CNN, ma-feature pa siya sa NHK World ng Japan, ha? Sa 180 countries. Yun yung mga natetaken for granted kasi yung mga sumisikat na mga voice talent, puro pa-cute lang eh, puro paganda lang at ang iniisip nila, pera-pera lang. Sorry to say, but ilan din sa kanila galing sa atin. Pero hindi yun ang itinuro ko. Ang itinuro ko, i-share mo yung talento mo, i-share mo yung galing mo sa ibang tao na nangangailangan. Because I believe, we believe in CVAP that our voice is a gift from God and it's how you we use it that's our gift back to God. Mm-hmm. Oh, tama. At, pero kanina sa bungad, may sinabi ka na that's quite striking, no? That because of artificial intelligence, the science and art of voice acting is dead. Actually, it's not the art or science. It's that business of voice the profession. Acting. Pero yun kunyari, ang... ako'y isang fan or isang aspirant to do voice acting. Anong encouragement ko? Bakit pa ako papasok dyan? Simple lang. If you want to hear your voice to be heard, I mean, if you want your voice to be heard, join us. Kasi hindi lang naman tutungkol sa pagboboses, sir. Eh. Ito ay pagbibigay ng platform at oportunidad para marinig yung kwento natin ng ibang tao. Because we believe in Certified Voice Artists Philippines Incorporated or CVAP Inc. that someone out there needs to hear your voice. Kasi hindi lahat po nabibigyan ng pagkakataon. Kasi nga, at the end of the day, yung gusto natin i-promote ang voice acting as an art form. Isang question dyan, kunyari si Rina, si Alan, kami ba meron mga taong pinanganak na may talent para dyan? Is it inborn or is it acquired? Dalawa po yan. Ama po yan. Hindi mo malalaman na may talento hanggat di mo sinusubukan. Ngayon, saan mo gagawin? You will only discover your talent until you tried it. Because marami pong mga talento na namamatay lang kasama ang dami-daming na walang talento na hindi nila man lang nila nasubukan. Dito po sa Certified Voice Artist Program, binibigyan namin sila ng pagkakataon. Number one, na ma-discover nila ang sarili nilang boses at mahalin nila ang sarili nilang boses. Dahil tayo mismo, we hate our own voice, tama? Yung nakikringe ka na parang, una muna, ano ba yan, kadiri? Parang, huwag na, ayoko marinig ang sarili kong boses. Pero once you start to love your own voice, people who listen to your voice and your story will love you too. Kasi ikaw dapat ang unang maniwala sa sarili mo. Because the best time to believe in yourself is when no one believes in you. Dito sa CVAP, tinutulungan ka namin at tinuturoan ka namin na maniwala sa sarili mo kasi naniniwala na kami sa'yo sa pamamagitan ng pagsali mo sa programang ito. Yung confidence importante. Diba? Yes, sir. And not everyone partner has the confidence to talk in public like Pocholo. So I think that's also one of the key factors na tinetrain nila. Tama ba, Sir Pocholo? Yes, ma'am. And for the past almost 20 years of my life, every Saturday ko po, actually ongoing po ang Certified Voice Artist Program Batch 21. Pero before pandemic, kasi ang naging problema po at naging maganda ring resulta ng pandemic,
For the past 15 years since 2005, nagtuturo po ako tuwing Sabado, non-stop, 50 batches sa loob ng 15 taon, dalawang beses sa isang araw. Eh, imagine niyo kung sino na yung mga na-produce ko. Magugulat kayo, hindi ko na lang babanggitin, pero nasa website po lahat yan. Pangalawa, imagine niyo ha, dahil sa pandemic, ang matagal ko ng pangarap na gawing online, katulad nitong programa na to. Imagine niyo, ito ay isang class no ng Certified Voice Artist Program. Hindi to posible at hindi to tinatanggap bago mag-pandemic. At dahil doon, dahil sa pandemic, yung Voice Works, ginawa kong Certified Voice Artist Program na principled based ang aming tinatalakay. Hindi po kami nagtuturo ng talento, madaling matutunan yan, mag-YouTube ka lang. Yung skill, matututunan mo yan, mag-YouTube ka lang. Pero yung principles, mindset and heartset, hindi po yan tinuturo ng kahit sino sa internet maliban sa Certified Voice Artist Program. Nako, maganda yan. At una-una, ang payo ko, don't make money as your motivation. Dahil kung pera ang dahilan mo, kaya ka sumali sa programang ito, umalis ka na kasi hindi ka magtatagumpay. Mm-hmm. Oh, pero well, let's go practical about it, Cholo. Is there money in it? Okay, hindi yun ang primary motivation mo. Pero syempre, hindi po ako makakapagpatayo ng bahay sa may BGC at may sariling building at may mga sasakyan o makapag-travel sa iba't ibang lugar kung hindi po dahil sa boses ko. Pero hindi po pera ang dahilan yan. Value po ang kinikreate namin, hindi money. Value versus money. As sabi mo eh, hindi yun ang dapat mong motivation, pero there is a financial rewards to it. There is a value. Sa akin, wala tong presyo pero may halaga. So magkaiba po yun. Halimbawa tayo bilang motivational speaker, Sir Barbie, sasabihin ko na sa inyo, magkano ang ating professional fee? Sa isang talk mo sa isang oras. Ang halimbawa na lang, hindi ako yung mga sikat, sila Francis Kong, Chinkitan, Bo Sanchez, which I always speak back to back. Sila po ay mga 200,000 per hour, no? Maganon yung kanilang value, no? Kasi mga napaka-valuable naman din yung sinishare nila. So ngayon, yun din ang itinuturo natin na hindi lang dapat pagboboses o nakakulong ka lang sa isang kwarto o sa booth at wala ka nang gagawin paglabas mo. Dapat yan, mas marami ka pang gagawin paglabas mo sa booth dahil yung boses mo will change people's lives because of the story you're going to tell. Lagot kami, nagre-reklamo na yung mga binanggit mong pangalan. Bakit mo raw binanggit? Baka bulin sila ng BIR. Alam naman nila yon, no? Kahit hindi naman at marami naman din talaga magagaling na mga speaker, no? Na mga talagang sila yung tumulong din. Maganda yung point na binibring up ni Pocholo about enhancing or building up yung attitude. Unang-una yun, sabi mo nga, confidence. Kahit naman sa ibang profesyon, yung mga singer, mga stand-up comics, actors, actresses, dancers, unang-una nagsisimula doon sa paniwala na kaya mong gawin. Dahil kung wala yung confidence, mahirap mag-execute. Yung pangalawa, yung training, meron din technique dyan. Pero tama rin yun. Talagang, as in any other art, other forms, merong inborn talent, kumbaga yun ang tinatawag. You are born with it, but you develop it. Dahil if you don't use it, you lose it. Di ba? Totoo yan, sir. Na-ensayo, na-hone, na-polish. Sabi nga, maganda yung sinabi ni Cholo kanina, kung ano man yung meron ka, that's God's gift to you. And what you make of it is your gift to Him. Kahit sa Bible, yung binigyan ng talent, tinago yung talent, hindi pinalago. Hindi nagustuhan ng Diyos yan, no? Ngayon, ang isang siguro magandang hamon sa creative voices sa grupo natin na Cholo, siguro i-push din natin, na tama yung point mo sa mga nagkukuha ng mascom, ng communications, ng broadcasting, siguro there should be a subject, part of the curriculum that touches on voice acting. Pero yun nga, hindi naman pwede ikaw lang. Siguro mangyayari niyan.
Magkakaroon ka ng trainers training. At yun, yun po yung ginagawa natin. Kaya po isinulat natin ang kauna-unahang voice acting book na nanalo ng National Book Awards na ibinigay ng National Book Development Board na ako po ang best author noong 2017. Ang gusto kong maging voice talent. E yun po ay isang parang kumbaga workbook. Na-promote natin dito yan, ha? Diba? Yes, sir. Tama po. Na-promote natin. Ito ay isang workbook tungkol sa pagboboses mula sa radio commercial, mula sa radio drama, hanggang sa dubbing, hanggang AVP, hanggang animation at pagsasalita. Kaya nga meron din akong programang tinawag na Voice Acting for Effective Teaching. Pangalawa, meron din akong libro na pinangalanan kong Voice Care for Teachers. Kasi, sir, di ba tayong dalawa, nagkasakit tayo sa vocal cords. Ako, nawalan ako na. May cyst po ako ngayon sa vocal cords, kaya hindi ko na kaya. Pero nawalan ako ng boses sa loob ng isang taon. Pucholo. Okay. Yeah. Sir, Mr. Pucholo, wala bang voice acting for voters? For voters. For voters. Sa mga botante. De, lahat naman po ito ay applicable sa kahit sino. Walang pinipili po itong edad, walang pinipili itong kasarian, pagkatao, kung anuman ikaw, mahirap, mayaman. Ang mahalaga, gamitin mo yung boses mo sa kabutihan. Dahil may kwento ka na pwedeng i-share sa iba. Mr. Pucholo, we just have one viewer right now, and this is a fast one. He just like to send good words and compliments to your voice. Her name is GQ. Sariam, napaka-talented mo daw and very capturing ang iyong boses. Thank you, sir. She's watching right now. Sige, go ahead. And hindi ko go pa ahead, po napaparinig yung ilan nating mga boses. Mamaya, magbo-boses-boses tayo. Oh, please. Oh. Si Marlene Cragg, whose program follows us on RPN, Revolutions Per Minute, right here in DZRJ. Bumabate siyempre kay Rina at saka sa amin ni Alan. Magaganda raw tayo, Alan. At saka guwapo. Guwapo raw si Rina. Sabi niya, I love the guest topic, voiceover training and voice acting. Sabi niya, tali tayo dyan, where's the school? And can it be an online course? Meron ka bang ino-offer na online course? At saka magkano daw? Actually, we are an online school, pero hindi tayo yung tulad ng online na hindi interactive. Hindi po kasi ako naniniwala dun sa online lang at one way. Sa program namin, talagang we make sure na live at kumbaga nakakapagtanong, nakakapag-share at nakakapagbigay kami ng feedback agad para mas maramdaman ng audience na hello, tao kami, hindi kami technology lang or AI or recorded, ganun. Tsaka mahirap magturo ng walang one way kasi hindi nga ako, meron naglilinger sa akin ng mga tanong, hindi ko maitanong. Totoo yan. Hindi na i-enhance. Alam mo, lumapit ako dyan kay Cholo about 5 years ago when I was teaching in university na talagang doon, gasgasan ng boses. Kaya yung mga teachers, no, may course to si Cholo para sa mga guro, no? Yes, sir. Kasi talagang kung nagtuturo ka araw-araw, ilang oras ang araw, talagang mauubos ang boses mo, magagasgas, di ba? Kaya po isinulat natin yung libro, Sir Barbie. Tama. Okay, oy, familiarity. Maganda to, maging familiar tayo. Baka kayo nagtataka sino itong ating panawin, si Cholo Gonzalez. Madami siyang binabahagi tungkol dito sa larangan ng voice acting. Para lang makilala niyo siya ng gusto, Cholo, bigyan mo nga ng ano ba yung mga nagawa mong project na alam kong familiar tayo? Nga, Sir Barbie, ang maganda sa mga voice talent, hindi kami malalaos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman kami sumisikat. Paano ka malalaos kung hindi ka naman sikat? Kasi mga artista na. Lisensyado ka kung may ginawa kang commercial kahit hindi bayad dito sa okay. Programa, pwede mong banggitin. Sige, ang unang-una siguro, pinaka-pamilyar at pinaka-sikat na lumabas sa TV, yung Meet Your Garden. No? Ako yung boses nung tatay ni Sanchay. Wow! Yung boses niya ganito, yung magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Sanchay, Rina. Ang ganda-ganda mo. At ikaw naman, Barbie. Kamukha mo si Daoming Sir. Mukha kang pinya. Ayan. Tapos yung... Ay, ikaw naman, Alan. Kamukha mo si Wachile. Kalimutan kita. Hindi kita nakita. Wala ka sa camera. At Cholo, kasali dito yung mga kunyari, mga Korean
telenovela. Opo, opo. Actually, marami din tayong ginawa. Tayo ang mga unang Korean novela na una tayo dyan bago pa sumikat ng mga... Kasi ng mga 90s pa lang, nagdadub na ako, di ba? Mm. So, meron pagkakaiba ang voice-over, dubbing, at voice acting. Actually, lahat po yan ay ginagamitan ng boses. Pero iba-iba pong genre yan. Parang kumbaga sa kanta, parang pop, rap, or opera. So, iba-iba yung atake, iba-iba rin. Himbawa, yung sa mga commercial, di ba yung, narito na, ang bagong, ganyan. Ipinakikilala si Barbie, mga ganon, yung mga high voice over naman yon. Like ako, ang pinakakilala sigurong boses ko yung puppet ng Bibo Hotdog, yung Papi Bibo, bagong Bibo. Oh, anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Oh, paano, puppet the kuy? Nga. Ang sikreto ng bagong Bibo? Keso. Ayan. Yun. Galing. Yung mga radio drama naman yung tsaka mga audiobook, magkakaiba rin yung atake dyan. Yung ginawa kong pinakasikat, No Limit ang Hireno, yung natatakot ba kayong madungis ang aking mga kamay? Mabuting tao ang aking ama. Again, bukas ang kanyang kalooban sa mga tao na nangangailangan. Sobrang grabe yung gravity ng atake ko doon na parang, alam mo yon, kasi voice acting is a theater of mind. All you have to do is to make people imagine. Like halimbawa, gabin ng lagim yung ha? Lolo, anong ginagawa niyo dyan? Ay naku, abilisan na natin na po. Eh mamaya baka gumapit dahil mayroong monster dito. Ha? Lolo, ano yung nasa likod mo? Anong ginagawa niyo dito? So, di ba? Kahit magpumikit ka, hindi mo ako tinignan, mai-imagine mo may bata, may monster. Yun po yung magic. No, because alam voice acting is magical. You can become what you want to be. Meron akong bibigay na, I don't know if you encountered this. I forgot what they call it. Pero nakapanood ako nito, isang kaibigan ko, sikat sa Sydney, Australia, si Barry McMaster. Ang ano niya, ano siya, voice actor siya, no? Ang ginagawa nila sa theater, meron silang isang session, kunyari meron silang isang short play. Nakaupo silang lima, anim na tao na naka semicircle na mga silya. Walang galawan. May hawak silang script, may microphone sila. Tapos nagano sila, parang radio drama. Yung ganoon, yung batuan sila ng linya. Yes, sir. Pero may, you know, pero talagang, talagang, umaga, feel na feel mo eh. Kasi, yun din, hindi ni maiiwasan Cholo yata, no? I think, kunyari nag-voice acting ka, may hawak ka microphone, nasa loob ka ng studio booth, pero talagang mapapagalaw ka rin ng katawan eh, no? Oh yes. Diba? May tawag tayo dyan, sir. May tawag. Kasi ang voice acting, parang orchestra yan. Yung orchestrate. Kasi ang tawag ko dyan, parang ito, nakikita nyo kanina, diba nag-iiba ako, nag-iiba rin yung itsura ko. Halimbawa, gusto kong maging si Papsi. Halupit mo eh. Humahaba din yung baba ko. Siya. Si Dolpito. Nakakatuwa. Diba yung, kita nyo, nagbabago yung structure ng katawan ko. Kasi doon ko kinukuha yung characterization. Ang tawag dyan, MOVE. M-O-V-E. Movement Orchestrates Vocal Expressions. Ooh. So, hindi ka pwedeng yung sinusuntok ka yung, dapat yung, yun, napipil mo talaga yung, alam mo yun, kasi in, voice acting is not acting, ha? Acting is fake. Pag, aray ko, sakit ng ulo ko, nag-arte-arte ka. In voice acting, you become the character. It's the art of becoming. Internalize. Talagang pag sumakit, not even internalization, sir. You become the character that you are portraying. Kasi internalization, ina-adapt mo pa. Pero once you become that character, hindi mo na kailangan mag-internalize. Automatic yan. Alam niyo. Diba sabi ko, magbawal ang droga. Kasi patay kita. Diba, automatic nagagaya mo yung mga character na yan. Sabi ko sa inyo, mabuhay ka, Barbie. Alam sa Maynila. Di ba? Mga ganun. May bumabati si Rosalinda Iwata from Las Piñas sa Pilar Village. Technically, legally, kagaya niya, kunyari ginamit mo yung boses ni Dolphy o ni Babalu o ni Erap. Wala bang legality siya? Kunyari, gumawa ka ng commercial. Wala po kasing, walang copyright yung mga boses nila.
Walang babanggitin ang pangalan, pero pwede. Huwag nyo lang babanggitin pangalan nila. Oo. Kasi ako, meron ako, sumalangit na wang, idolo natin si Mike Enriquez. Meron akong ginawang ano, sa PLDT budget card, 3 piso na lang to US, Canada at Hong Kong. Umere mismo sa programa niya. Sabi niya, ah, hindi po ako yun. Pero, alam mo, ironically, it was broadcasted or yung aired sa sarili niyang show. Naginaya siya, pero hindi siya. Pero legally accepted yun. Una-una po, kung illegal yan, ang unang tatamaan mga agency. Di naman kami voice talent. We're just doing our job. Talent lang kayo. Opo, kumbaga, ginagawa na namin yung... Hindi mo natanong, Cholo, yung ginagawa mo, ginagawa rin ni Rina yan. Yung earlier days ng telenovela, nagdo-double yan kay ano, Marimar. I hear the guilt, Sir Pocholo. I do voice over, pero not as professional as you are. There are social media activities ng mga ibang brands that I took participation with. But given that I'm not as expert as you are, so I'm so much interested as to how to enroll and be a part of your classes. Yun yung ano talaga. Isa sa mga pangarap ko ever since I met you. Yun lang, ma'am, kasi ganitong oras ang ating programa ng live. Pero you can also join because you can watch naman yung replay. Wow! So hindi mo kailangang magpunta doon ng live. Pero second, ano ha? Yes, sir, Alan. Yung pagsalita ni Rina with feelings, yeah? Oo. Nagwa-warm up diba? Ka na sa voice acting. Oh, yes, ano? Partner. Ito na nga, nagmo-modulate na ako. Hi. Saka tama yan, Miss Rina, Sir Alan, ano? Kapag naging conscious ka na sa paggamit mo ng boses, parang kumbaga, kung conscious ka sa itsura mo, dapat mas maging conscious ka sa boses mo. Kasi ang dami-daming magaganda at gwapo, ang pangit ng boses. Ay! Totoo yan. Hindi, kumbaga, yun ba naman, ang gaganda ng boses, huwag nyo lang tingnan. Sana boses na lang sila. Kaya ka yung mga DJ nung araw, di ba, sabi, wow, ganda ng boses. Pag nakita mo, wow, sana boses ka na lang. Ganun. Kainis! Pero alam mo, Sir Pocholo, I started when I was a teacher na, I was just answering the telephone. So, that's how I started na, ay, pwede ko palang i-modulate yung voice ko. Kaya ko palang i-control yung bosses ko. So, in that note, Sir Pocholo, being in this industry, ano yung mga tips mo para maging successful sa larangan ng voiceover at saka dito sa dubbing? Yeah, thank you, Miss Rina, no, sa sinabi mo. Kasi ikaw mismo, ang ganda talaga ng bosses mo eh. But voice acting is different. Yes. Talaga, it entails a lot of discipline, experience, and announce ko na, no? Scholar na kita, Miss Rina, for batch 22 sa this coming November. November 4 ang start ata, November. Thank you! Tumataas ang kilay ko, ha? O baka gusto rin ni Sir, ni Sir Alan. Hindi, pero tinatanong ni Marlene Krag, ano ba, pagka ganyan, anong investment like, Cholo? More or less, kung gusto mag-enroll, magkano abutin? Siguro sagutin muna natin si Ma'am Rina, no? Siguro tips, no? Una, hindi ka magiging doktor kung hindi ka mag-aaral. Hindi pwedeng yung online ka lang. Tsaka hands-on ka. Hindi ka pa, no? Nanood lang ako ng tinuro sa YouTube, doktor na ako. Wala pong ganun. Isa sa mga advices ko, hangaan yung talento, wag yung tao. Kasi pag naging fanatic ka sa mga ilang lumalabas sa TV or sa internet, sila lang ang gagayahin mo. Dapat maging part lang sila ng hinangaan mo, yung talento, hindi yung tao. Kasi hindi nyo naman kilala yung mga yan. Kaya yung lagi kong turo, ako ay nagiging instrumento lang ng Diyos para kayo ay pagalingin. Dahil ako ay dumaan lang sa mundo. At balang araw, sana yung aking prinsipyo at ang aking vision ay isa puso at isa buhay ninyo. At kung ang tanong naman ay investment, murang-mura lang ang investment. Unang-una, mag-workshop ka. Kasi hindi ka namin kakausapin kung hindi ka nagsi-certified voice artist program. Dapat, gumraduate ka. Pangalawa, bibigyan kita ng 50% discount dahil for the past 18 years, no, hindi ako nagtaas, 10,000. Nagsimula ako, 10,000 na. Hanggang ngayon, 10,000 pa rin. Pero ang ginawa ko pa dahil nag-pandemic, considering sa sitwasyon ng mga tao, binigyan ko ng 50% discount.
yung 50%, yung 5,000 instead na kumbaga 10,000, 5,000 ibili mo na ng mikropono na investment mo kasi mahirap pong sumugod sa gera kung wala kang baril, no? So ang ating yung mga USB mic ngayon pwede nang gamitin unlike before recording studio. Yan ay gagawin mong instrumento at gagawin mong kumbaga tool para magamit mo yan. Katulad ngayon, kung hindi tayo gumagamit ng mikropono na to, hindi nyo kami maririnig. So, isa po yan sa mga investment. So, kumbaga, 10,000 lang, okay na tayo. Tapos, pero yung 5,000 mo, again, ay pambili mo ng mikropono at yung 5,000 ay para ipang-workshop mo. At kailangan, pangalawa, kailangan may sarili kang mikropono pala. Yes po, opo. Pangalawa, like kayo Sir Barbie, imagine mo kung may maganda kang mikropono, maganda rin yung tunog nyo sa radyo. Investment nyo po ito. Tignan nyo. Correct. May sarili rin akong mikropono dahil ito yung ginagamit ko sa pagtuturo at pag ako'y nag-guest. Pangalawa, lahat po ng mga PWD, lahat po ng gustong maging voice artist na mga persons with disability, ay kayo po ay scholar ko na o sagot ko na. Libre na ang inyong pagsali dito sa aming programa. Tulad ng sinabi ko, ang kauna-unang bulag na voice artist at dubber ay galing sa aming programa at mahigit 100 na pong bulag ang aking naturuan dito sa ating programa at mga PWD, sama-sama na po sila. Yun, pati yung PWD, mga persons with discount. Ay, tama, second sir. Ito pa, lahat senior, ng mga dual citizen ay scholar ko na rin. Scholar na. Cholo, medyo nakikinakapos tayo ng oras. Saan ka makukontak? Anong pwede yung tawagan? Or anong pwede punta? Simple lang po, kung gusto niyo po sumali sa aming programa na Certified Voice Artist Program, all you have to do is to visit our website www.certifiedvoiceartist.com. Again, certifiedvoiceartist.com or YouTube nyo or CVAP, CVAP, or punta sa Facebook, andyan po, or sa TikTok, Certified Voice Artist Program. Nagkalat po kami. Libo-libo po ang makikita nyo yung testimonial kung gaano ka-effective at gaano kagaling at gaano karaming tinupad na pangarap itong programang ito. Yeah, maraming salamat po. Alright, maraming salamat po Cholo Gonzalez and the Voice Master, talagang author of several books and also the master teacher, I should say, or coach and mentor for voice artists in the Philippines. At thank you for spending Saturday morning with us. Thank you. At marami tayong matutulungan dyan. Uy, yung turo mo kanina, aside from yung value ng confidence, yes, sir. Yung attitude of confidence, pagka marunong na naman kayo, ang huwag nyo rin kakalimutan yung value of humility. Yeah. Di ba? Kapag gumaling na, yumayabang eh, di ba? Ay, maraming nga. Okay, paalam na tayo, Alan. Bye-bye. Maraming salamat. Tigit sa lahat sa aking may bahay, Joyce. Thank you very much for watching. I love you. I love you all, my family. See you again next Saturday. Rina! Alright! Sa bawat talento na meron tayo, i-develop natin at maging inspirasyon tayo sa bawat isa. Back to you, Barbie. Okay. Remember, God loves you all the time. So please do be faithful to Him and take care of yourself. Physically, mentally, spiritually, and intellectually. Ako po si Barbie Etienne, hanggang sa muli. Susunod na po ang Revolutions Per Minute ni Marlene Crag. So huwag kayong alis. Until next week and every Saturday, 11 a.m. right here on DZRJ, 8:10 a.m. and Radio Bandido TV. This is Good Job, Philippines! You've been